Kabilang din ang Ilocos Norte sa nakaramdam ng malakas na pagyanig nitong Martes. Para magbigay ng update sa lagay ng probinsya, makakausap po natin sa linya ng telepono si Chief Inspector Arnel Ratuita ng Bureau of Fire Protection Region 1. Magandang umaga po, sir. Magandang umaga rin po, ma'am. Ay, sir, may mga napinsala po bang tulay at ospital po dyan sa Ilocos Norte? Ano po yung update po natin dito? May tulay po na medyo nag-crack po kasi, kaya pinasarhan po namin pansamantala habang ginagawa po yung investigasyon. At saka yung mga structures po tayo rito, ongoing po yung pagkakandak po namin ng investigation dito sa mga allegedly may cracks na building. At nasa harapan po kami ngayon ng isang building na ngayon ay nilalagyan na po ng markings na hindi na po pwedeng matirhan kasi may mga cracks po. Gagawa po kami ng mas malalim na investigasyon para kung ano yung magiging bibigyan namin na gagawin ng isa ng may-ari. Hey sir, gaano karami po yung mga kalsada na hindi po madaanan sa ngayon? As of now, isa lang po yung dito sa City of Batac. Isa lang po yung tulay na na-report at tiningnan namin na nag-crack. Meron pa po bang nadagdagan dun po sa ano sa reports of injuries natin kagabi? May naitala po bang casualty matapos po yung lindol? As of now, ma'am, ang Bureau of Fire Protection ay may sarili pong EMS team na nagre-responde sa mga vehicular accidents, mga emergency vehicle, mga emergency, ayan ang mga nasugatan. Pero sa aming opisina, wala pong natanggap na ni isa man na nasaktan o anumang pangyayari dito sa gawa po ng lindol na ito. Pagdating naman po sa mga infrastruktura, ano po nakikita po nating damage? May mga damage po na crack, mga cracks. Yung iba po, slight lang po naman. Pero itong isang building dito, nilalagyan na po ng cordon para for the meantime, hindi muna ma-occupy. Ay, kumbaga na sa assessment stage pa po tayo. Nawalan po ba ng kuryente o tubig po dyan sa inyo? Pagkatapos po ng lindol o habang lumilindol, nawala po yung kuryente kagabi. Pero pagkalipas lang po ng ilang minuto, naibalik po yung kuryente namin dito, ma'am. Okay, sa ngayon, meron po ba tayong kailangan na assistance sa Ilocos Norte? As of now, ma'am, we are still in the process of assessing. Ina-assess pa lang muna namin kung may mga talagang damages na malalaki na hindi namin kaya dito bago kami manghingi ng tulong sa higher ups natin. Alright, maraming salamat po, Senior Inspector Arnel Ratuita.